Megastar Sharon Cuneta nakatikim ng palalait sa mga Koreano at video nito nakarating na sa isang South Korean news portal. Pero bago pong ating balita, huwag mong kakalimutan mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga balita. Nakatikim nga ng palalait ang megastar na si Sharon Cuneta sa mga Korean netizens matapos mag-viral ang kanyang video kung saan sinabi nito na hindi siya pinapasok sa Hermes tour sa Korea. Umabot na kasi ito sa isang South Korean news portal na Insight, ang video ng megastar. Iniulat sa naturang news portal ang di umano'y pagtataboy kay Sharon sa mamahaling store at umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens ng Korea. Base sa naging Facebook post ng isang Pinoy vlogger na nakabase sa South Korea, ang naturang viral video ay nakarating na rin sa Korean forum. Base kasi sa mga komento ay puro masasakit na salita, gaya ng stupid monkey head, pig at marami pang ibang ibinato kay Sharon Cuneta. Lumabas kasi sa pagsusuri ng mga ilang netizens na may mahigpit talagang protocol ang Hermes at kinakailangan munang magpa-schedule ng appointment bago pumunta sa kanilang physical store. Nauna na rin namang magsalita si Sharon Cuneta matapos kumalat agad sa social media ang ilang screenshots mula sa kanyang video matapos siyang hindi nakapasok sa loob ng establishment. Bahagi ng pahayag ni Sharon, "Don't feel bad about Hermes not letting me in. Lots if not at all, name brand stores even in the US allow a certain number of people in at a time. Sometimes 10 lang, while the others wait in line outside of the store. Let's also ask you to make an appointment." Nagbigay din ng pahayag ang Hermes store sa South Korea na hindi ito pinagtabuyan si megastar Sharon Cuneta na bumisita ito sa kanilang store kamakailan. Sa panayam sa kanila, sinabi ng isang representative ng luxury brand na limitado lang ang bilang ng pinapapasok na customers sa store. Ayon pa sa kanilang pahayag, "We let in only the customers that we can serve in a day. The number of customers changes every day depending on the number of workers working that day, but it can be around 60 to 80 persons only." Dagdag pa nila, "We assist customers one by one. That's why it depends on the number of employees inside." Ipinaliwanag din nila na mayroon silang waiting system sa tindahan na kailangan muna na mag-register ang customer bago pumunta sa kanilang store. Samantala, wala pang pahayag o anumang reaksyon ng megastar sa mga hindi kanais-nais na komento ng mga Koreans sa kanya. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kita-kita po tayo sa aking next video. Thank you!